Different products are individual products, each with significant sales values, which are produced simultaneously from the same raw materials and or manufacturing process. Byproducts are those products of limited sales value produced simultaneously with products of greater sales value, known as main or joint products. Main products are usually produced in much greater quantity than byproducts. Okay. So, ano natin, no? Ang pinaka-objective pa rin natin sa accounting ay yung cost accumulation, no? Yung ma-determine natin yung total cost ng isang cost object, no? Kadalasan lang nagbibigay natin sample o cost object ay si product, no? Okay, magkano ba yung total cost ng product natin? In total cost natin, alam naman natin, no? Meron tayong dalawang klase ng cost, no? As to traceability tayo dito, no? Number one, si direct cost. And number two, si indirect cost. Okay, so dati pa, no, wala tayong problema sa pag-determine natin ng mga direct cost. No? Mga traceable na yan. Mga sample natin, no? Common examples natin ng direct cost, sina direct materials and direct labor. Okay, no, wala tayong hirap sa pag-determine yan. Ang pinaproblema lang naman natin, yung mga indirect cost natin, yung common example natin for ang indirect cost is the factory overhead. Okay. Kung sa tatlo, ah, direct materials, direct labor, and factory overhead. Ngayon kasi, no, ang pag-uusapan natin ngayon, since yung mga indirect costs natin, indirect cost, no, hindi sila traceable, no? Hindi sila traceable o yung hindi sila gaya din ng direct materials, direct labor na available na kagad yung mga data natin para i-search na natin sa isang cost object. Yung mga indirect cost natin, kailangan natin ng process of allocation. Ginagawa na natin yan simula pa nun. Ginawa na natin yan kaya ABC, no? Kaya activity-based costing. Ginawa na natin yan kaya service cost allocation, etc. Okay, ngayon, in joint and product costing, isa lang naman yung pag-uusapan natin dito na allocation. Ano yung tinatawag natin ng joint cost. Okay. Ngayon, binigay ko na definition sa inyo ng joint and byproduct, pero paliwanag lang natin. No? Ano pa nangyari sa joint process na yan? Ganito kasi yan. No? Okay. Yung mga product na yun, no, may tinatawag kasi tayo, meron kasi tinatawag na joint production. No? Joint production. Ang joint production ganito kasi. Siyempre, meron tayong beginning of the joint production. Okay? Then, ganito, no? Kasi pag sinabing joint production, yung production mong to, no? Basta ginawa mo yung production na yan, yung prosesong yan. After ng production, no? After ng joint production, magkakaroon tayo ng two or more products. No? Ulitin ko lang, no? Sinimula mo yung joint production na yan. Kaya nga tinawag na joint. Ibig sabihin, after ng joint production, magkakaroon tayo ng two or more several products, no? Two or more several output, no? From the joint production. Okay. So, for example, ayan, nag-start tayo ng joint production. And, impress, finish. Ngayon, yung end of the joint production, ayan, yung joint production natin, nag-start siya dito. Okay. And sabihin natin, ito yung finish. Simula yan, and dito nagtapos. Okay, yan ang joint production natin. Yung end of the joint production, sabi ko na kanina, dyan ka magsisimula magkaroon ng tinatawag na two or more products. Yun yung joint and byproduct na tinatawag natin. Okay. An example yan. Ganito, no? Example na lang natin, no? Nandun tayo sa katayan ng manok mismo, no? Madali na to. Okay. Yung mismong raw materials natin, yung manok mismo, alam na natin yan. Hindi naman na pwede na kunwari, no, nasa bentahan ka ng karne ng manok, no? Hindi naman pwede na
yung raw materials mo lang, buhay na manok, no? Ibibenta mo lang basta-basta ng ganyan. Hindi, karne ang kailangan eh. Anong gagawin? Okay, yung raw materials mo na manok, no? Mismo, magbabay ka ng labor, no? Para ikatayin yung manok na yan. Plus, yung mga other expenses, no? Eh, yung mga factory overhead, no? Siyempre, kailangan din natin ng mga kuryente dyan. Okay? And depreciation ng mga machinery, no? Equipment na gagamitin natin, no? Para dun sa proseso. Okay? Ngayon, isang proseso lang ginawa natin. Yung mismong ginagawa nga, no? Para, ayan, katayin natin yung manok na yan, no? Okay. Ngayon, sa oras na, okay na, ayan, nakita rin karne. Magkakaroon tayo ng tinatawag na split of point. Tapos na eh. Tapos may mismong pagkatay natin, no? Yun ang finish. Yung end of the production. Okay. Yung proper term natin, no? Para dun sa end of the joint production ay tinatawag natin na split of point. Ano split of point? Yung split of point, ibig sabihin yan, no? Nag-split na yung mga joint end by product natin. For example, sa split of point, okay, sa split of point natin, no? Okay, so kinatay na natin yung manok dito, no? Ang nangyari, nagkaroon na tayo ng chicken legs, no? Okay. Okay, so lagay pa natin. Ano-ano pa may mga pwede natin makuha sa manok na yan, no? Siyempre, naglagay pa tayo dito ng chicken breast. Okay. Nagdagan pa natin. Ano pa ba mga, ano? Chicken wings, no? Yun ang mga ano. Okay. Kaya lang, no? Nagkakaroon lang tayo ng mga, ano dyan, no? Yung mga other parts natin. Diba? Ano ba yun? Minsan nakakita tayo dyan ng ano yun. Binibenta yung isaw, di ba? Binibenta yung mga pinabarbecue rin yan, no? Ano pa ba? Okay. Minsan, nandiyan pa ngayon ano eh. Yung tinatawag na helmet eh. Di ba? Yung ulo ng manok. Nagawang barbecue rin yan. Inaadobo rin yan. Okay. O hindi ka lang papabain, no? Alam naman natin kung ano-ano pa yung mga ano. Nandiyan pa yung Adidas. Di ba? Nandiyan pa yung Betamax. Huwag na yan, ha? Ang pinaka-point ko lang dito. Sa karne ng manok, no? Sa karne ng manok natin, yung tatlo dyan, no? Mako-consider natin as joint product. Yung dalawa, mako-consider natin as byproduct. Ang tanong, no? Sino-sino dyan yung joint and byproducts? Pag binasa ng definition natin, okay? Joint products are individual products, each with significant sales values, which are produced simultaneously. Tama naman yun. Simultaneously, sabay-sabay produce yan. Diba? Nag-split up, o doon mo nakuha yung mga parts na yan. Yung pinaka-importante sa definition ng joint product, kasi yung tanong, pare-pareho lang din naman yun eh. Nanggaling lang din naman sa isang buong katawan ng manok, di ba? Pati ang isaw sa helmet eh. Di ba? Tama naman tayo doon. Kaya lang, yung tanong, no? Kahit nasabihin na pare-parehong parts lang ng, ano, ng chicken yan. Hindi yan lahat pwedeng i-consider as joint products. Based on definition of joint products, at sabi, each with significant sales values. At titingnan mo kung at the split of point, no? Kung yung product man yan, no? Etong product na to, eh, merong significant na sales value, dun siya pwede i-consider as joint product. Sino-sino yun? Number one, siyempre, eto. Chicken legs. Number two, chicken breast. Number three, chicken wings. Diba? Yan ang mga matatakang value. Yung mga isaw, wala na, no? Byproduct na lang yan. Ibibenta rin yan, pero magkano lang naman ang bentahan yan? Siguro, per kilo. Kaya lang, ilang piraso lang yan, eh. Di ba? Landing helmet, no? Wala na magkakatay ng manok na, ano, eh. Na maraming helmet. Isa lang mga combo dyan, eh. Ngayon,
ang ganito, no? Yung joint product, no, isa pang ano dito. Kaya mo ginawa yung joint production ay dahil sa joint products. Incidental na lang yung pagkaka-produce natin ng byproducts. Yun ang pinakatandaan lang natin. Okay. Incidental na lang yan sa production. Parang hindi mo naman kinata yung manok para kunin lang yung isaw. Diba? Tapos nadamay na lang yung legs, yung breast, and wings. Hindi naman pwede na pugutan mo lang, no? Kunin mo lang yung ulo, yung katawan. Wala na, no? Hindi ganun. Okay. Yung byproducts kasi nasabi, are those products of limited sales value. Ganun din, produce simultaneously. Kaya lang, limited sales value lang siya. Okay. Ngayon, ganito, no? Ganito. Sabihin natin, meron tayong, sa joint production kasi, no? May tinatawag tayo na joint cost. Meron tayong joint cost dyan. Okay, yun na. Siyempre, nagkakaka ng joint production. Ano yung joint cost? Yung mismong cost ng manok natin, no? Yung pinambayad mo sinagatay. Yung mga factory overhead. Okay, yan mga joint cost natin. Kung meron tayong joint cost na sabihin natin, okay, so sa lahat, no? Lahat ng mga, sabihin natin, meron tayong 1,000 chickens na i-ano dyan po proseso, no? Ang pinaka naging cost natin dito ay sabihin natin ng mga 100,000 pesos. Okay. Ang pinakatanong lang naman kasi natin dyan, no? Itong 100,000, eh magkano yung i-allocate natin para kay chicken legs? Magkano yung allocate natin for chicken breast? Magkano yung joint cost na to be allocated to the chicken wings? Yung isaw sa kay helmet, depende yan. Pero as a general rule, no, wala tayong ina-allocate na joint cost to the byproducts. Okay, as a general rule yun. O minsan mag-allocate. Pero pag solid na problem, no, wala kang i-allocate dyan. Meron lang tayong magiging treatment. Pwede natin siya consider as additional revenue na lang. Okay? O kaya, cost reduction and the cost na after deducting the sales value, no, of the byproducts, eh, yun na lang ang i-allocate natin na joint cost to the joint products. Kung meron kang joint cost ng 100,000 at sabihin natin, merong sales value ang isaw sa kay helmet na 10,000 pesos, yung 90,000, yun na lang ang i-allocate natin kina legs, breast, and wings. Yun ang general rule. Na? Cost reduction. O kaya, yung 10,000, i-add mo na lang as additional revenue. O kaya, additional income. Yun ang mga pag-uusapan natin mamaya. Ngayon, singit lang natin, no? Okay. Kasi ganito yan eh. O sabihin na natin, yung split of point, no? Nagkaroon tayo ng mga product na yan. Na-identify na natin, sina joint and by products. Ang magiging tanong natin dyan, no? Ang next na question natin, pagkano yung magiging sales value nila? Sales value at split of point. Split of point. Okay. For example, no? Per unit, si legs natin, no? Kaya gawin natin per kilo na lang. 100. Yung chicken breast natin, okay? Sabihin natin, 150. Chicken wings, 120. Kaya kung konti ito, yan. 140. Yan. Yung isa, wala na yan, no? Sabihin natin, ginamit natin general rule, wala tayong inallocate. Ngayon, gato gagawin natin. Meron ka ng sales value split of point. Sabihin natin, yung mga available units, no? Sabihin na natin, ito, 2,000 units. Okay. And
Usapan na rin dito, no, yung 140, 150 sa 129, ito yung magiging price ng chicken legs, breast, and wings nung hilaw pa. Diba? Yung chinap-chap pa lang. Si company kasi, no, si company, okay, lahat naman yan, eh merong option, meron siyang option na magkaroon ng tinatawag natin na additional or further processing ng mga joint products. Okay, no? Pwedeng i-process further yan. Ibig sabihin, sabihin na natin, ganito, no? Legs, pwede natin siyang gawing fried chicken, di ba? Pwede yan. Okay. Sabihin na natin, si chicken breast, no? Gawin natin siyang tinola. Chicken wings, okay, gawin natin siyang adobo. Diba? Pansin natin, no? Na kanina, hilaw pa yung mga parting yan, eh, napag-isipan ka pa, pwede naman may process further to. Anong purpose nun? Anong purpose nun? Anong purpose nun para pataasin yung sales value niya? Ang tawag natin doon, final, no? Sales value. Okay. Final sales value, minsan, ang ginagawin na term dyan, ultimate, no? Ultimate sales value. Okay. Final sales value, so ibig sabihin, pre-process further natin, no? Dinagdagan natin, o in-enhance natin yung product, syempre, nagkaroon tayo ng increase in the sales value. Ang tawag natin doon ay final sales value. Iba na yun, no? Syempre, kung 140 pesos yan, no? Pag ginawang fried chicken yan, eh, ibang crap na yun. Sabihin natin, ano na yan, no? 250 na yan. Okay. Yung tinola kanina. Sabihin natin, no? Mga 270 na. 270. And adobo, no? Yung adobo. Eh, meron tayong 240. Okay. Ngayon, siyempre, eto ang further processing na yan. Ha? Yung further processing, hindi yan libre. Diba? Yan mo, kanina hilaw yung leg stuff bilang fried chicken. Eh, meron din tatawag na ano, na additional, no? Additional processing cost. Okay, additional processing cost yan. Yung additional processing cost, for example, no? For example, for the chicken legs, ang additional processing cost natin para maging fried chicken yan, gagawin natin siyang, nag-add lang tayo ng 80. Okay. And for the chicken breast, no, para maging 270 yan, din natin gastos tayo ng mga 90 para maging tinola. Chicken wings from 120 to 240, sabihin na natin, na gumastos tayo ng mga 100. Okay. Ngayon, no? Ang tanong natin, ang question lang kasi natin dito, paano yung mangyayaring, kasi ang number one question di ba? Cost accounting tayo Magkano yung magiging total cost, no? Magkano yung magiging total cost of legs, breast, wings. Yan ang pina-question natin. Leg at lolo. Yan, no? Total cost of chicken legs, breast, and wings. No, ganyan ang ano natin. Tanong natin dyan. For example, yung chicken legs, di ba? Yung chicken legs, alam naman natin, ang total cost of chicken legs equals, okay, number one, allocated joint cost. Number two, ang joint cost kasi, no, alam naman natin,
indirect yan. Pag indirect, kailangan ng allocation. Yung another term natin for indirect ay allocated. Diba? Paano nag-indirect yan? Ginastos mo yung 100,000, hindi mo alam kung magkano extracto para kay legs, breasts, and wings. Kaya ang gagawin mo, gagawa ka ng allocation. Okay. Pag hindi mo gawin ng allocation, hindi mo alam kung magkano yung i-charge mo kay legs, breasts, and wings. No? Unless gusto mong ibenta ng buo yung manok. No? Hindi mo na hinati-hati yan. Ang tanong kasi natin dito, magkano nga yung per part? So, kung per part yan, ganyan ang gawin natin. Allocated joint cost plus, ano pa ba? Add natin yung direct cost. Ang direct cost kasi nila dito. Regardless na ito, ah, yung joint cost na 100,000, ulitin ko lang. Yung joint cost na 100,000, magkasama na yan. Materials, labor, and overhead. Baka mali tayo eh. Ba't ganun? May direct materials at direct labor. Tapos sasabihin mo indirect. Hindi. Direct cost yung direct materials, si mismo manok, sa binay sa nagkatay na direct labor. Direct materials and direct labor sila or direct cost sila nung mismong buong manok. Pero ng legs, breast, wings, hindi sila pwede sabihin na direct. Okay na, no? Malito tayo dyan. So, dito na, ang gagawin natin dyan, para ma-determine natin total cost per part, add mo, no? Yung dalawa pa rin. Per part, dalawa lang naman ng, ano dyan, sa dalawa pa rin yan, meron tayong indirect. Yung indirect natin, no? Is the allocated joint cost. And direct, si additional processing cost or further processing cost. Wala tayong problema, no? Alam naman na natin na wala tayong problema pagdating sa additional processing cost. Leg, 80 pesos yan. Anong lang natin, magkari magigifir niya dito? Joint cost. Okay. So, ganito na ang problema natin dyan. Yung joint cost natin. Magkano yan? No, 100,000. 100,000 na yan. Okay. Ang question natin, magkano yung i-allocate natin sa legs, okay? Magkano yung i-allocate natin sa breast, okay? And magkano yung cost na i-allocate natin sa chicken wings? Ganyan ang gagawin natin ngayon. Ang ano natin, yung siyempre, no, pag meron tayong allocation, dapat meron tayong allocation methods. Ano yung mga allocation methods natin? Yung allocation methods natin, no, dalawa lang naman ang pinaka-common, eh, yung common na method, no? Okay, ano yung dalawang common method natin? Number one, yung output method. Okay, ang output method, napakadali lang nito kasi i-base lang natin yan. Sa number of units produced, no? Parang ganito, yung 100,000, i-base lang natin yan dito sa 2,000, 1,000, 2,000. Gagawa ka ng fraction. Bale, ang total nila, di ba, 2,000 plus 1,000 plus 2,000, eh di 5,000. Parang, for example, na, yung kay legs, magiging share niya sa 100,000, eh, magkano ba sa kanya, di ba, 2,000. Okay, 2,000 units. Divided by total na 5,000 units. Magiging share niya lang dyan ay ganun lang na ay 40% ng 40,000 pesos. Ang kailangan mo per unit, kaya i-divide mo ulit sa 2,000 units, equals 20 pesos.
Palitan natin ngayon to. Gawin natin siyang 20. Magiging total cost niya, no, ay 100. Ganun lang, no? Ganun lang gagawin natin. Okay. Ngayon, second allocation method natin, yung tinatawag natin na market value method. Actually, methods nga yan eh. Ano-ano yung mga market value methods? Okay. Number one, yung relative sales value method. Salida, pag silent talaga ang problem, pag silent ang problem, gamitin mo yung sales value method, yung relative sales value method. Ano yun? Ito yung i-base natin sa sales value at split point. Okay. Linawin ko lang na dapat total yan, hindi yan per unit ha? Kasi magkakaiba number of unit yan. Okay na. Total. No, hindi ko na ako competent, pero ganito lang procedure dyan. For example, kay legs, 140 times 2,000. Kung magkano resulting amount, yun ang magiging allocation base natin, no? Yung magiging share ni legs dun sa 100,000. Kay breast naman, 150 times 1,000. Kay wings, 120 times 2,000. Okay na. Next, to relative sales value method, eh, yung tinatawag natin na net realizable value method. Okay. Yung net realizable value method, depende yan, no? Depende yan. Depende yan kung may tinatawag tayo na disposal cost, no? Disposal cost. Disposal cost at split of point. Ano yung tinatawag ng disposal cost at split of point? Sa course kasi na mag-split of point, actually, saleable na talaga yung mga product. As a discretion na lang ni company kung ipaprocess partner yan. Okay, ganun, no? So, parang cost to sell, no? Cost to sell the joint products. Yun ang disposal cost. So, binigay ko sample kanina, walang disposal cost yan. Walang disposal cost. Meron additional processing cost. Okay. Ngayon, pag mayroong disposal cost, ang NRB, ang definition ng NRB, ito yun, no? NRB equals sales value at split of point less, okay, i-less lang natin, yung disposal cost at split of point. Yun ang definition natin ng NRB. No? Assuming na meron tayong disposal cost at split of point. Ngayon, kung wala tayong disposal cost at split of point, okay, yung NRB ay yan yung hypothetical market value. Na iba ng ano na yan, no? Iba na yung usapan natin dito. Yung hypothetical market value, okay? Ang hypothetical market value method, ito yun, no? Sabi hypothetical market value, parang ina-assume natin, magkano yung sales value split of point na walang given na sales value split of point. Okay. Parang ganun, no? Walang given na sales value split of point. Ang hypothetical market value, i-assume natin kung magkano yung sales value split of point. Ganito yun. Hypothetical market value equals final sales value. I-release lang natin yung additional processing cost. Parang ganito. Legs, 250, less 80. Yun ang i-assume natin na hypothetical market value. Para nagkaroon ng break-even, no? Yung parang break-even na kunwari sabihin natin 250 less 80 equals 170.
No, yun ang i-assume natin. O 170, kung sakali, magkakaroon ng additional processing cost, pero kung additional revenue din na 80. Okay, no? Yun ang hypothetical market value. Ang hypothetical market value, yun din ang magiging NRV natin kung wala tayong disposal cost at split of coin. Meron pang ibang mga methods dyan, no? Pero yun lang ang mga common methods natin na for joint cost allocation. Okay, yun, discussion na lahat dyan, no? Okay, so magbibigay na tayo yung sample natin, no? For joint and by products. Mabilis ang pag-solve na lang to. Anyway, na-discuss ko na lahat dyan. Okay, discuss na natin sa sample natin. Mag-solve na lang tayo ng mga problem. Number one, BL Company. Sige, pakingitin na muna ang problem. BL Company produces only two products and incurs joint processing cost that total 3,750. Products ABA and EB are produced in the following quantities during each month, 4,500 and 6,000 gallons respectively. BL also runs one ad each month that advertises both products at a cost of 1,500 pesos. The selling prices per gallon for the two products are 20 pesos and 17.5 respectively. Yung binigay na selling prices, no? Automatic na yun, sales value split of point yan. Wala naman tayo sinabing ang additional processing cost dyan. Nandun lang sila sa split of point. Okay, nagkaroon sila ng split of point after incurring the joint processing cost of 3,750 pesos. Nagkaroon ng split of point, nagawa yung 4,500 at 6,000 gallons ni ABA and EB. Ang tanong, number one, okay, compute now for the amount of joint processing costs allocated to each product based on gallons produced. Yan yung output method. Number one tayo. ABA and EB. Okay. 4,500. Ito yung mga gallons produced. And 6,000. Total 10.5 divided by 10.5 thousand divided by 10.5 Okay. Tapos i-multiply natin sa 3,750. Equals, magkano yun? 1,607.14 kay ABA. And 2,142.86 kay EB. Yan na yun, no? Ganyan lang siya. Simple lang talaga yung output method. Number two. Amount of advertising cost. Ha? Linawin natin advertising cost yan. Kanina, joint processing cost. Pwede rin natin i-allocate kahit hindi joint cost. Kaya batayan nyo rin yan. Eh. Basta nag-share, no? Nag-share yung mga by joint products natin sa isang cost, mapan-joint man yan or any other cost, no? Eh, pwedeng i-allocate yan, no, sa mga joint and buy products natin. Gaya na ito, advertising cost yan eh. In-advertise mo, nag-gast mo 1.5 para sa dalawang product na yan. O, magkano yung sharing nila? Okay. Magbalik tayo kay ABA and EB. Sabi, based on sales value. Ang sales value ni ABA ay 20. Kay EB naman, 17.5. Hindi yan basta-basta ganyan lang, no? I-divide na natin sa 37.5. Hindi. I-multiply pa natin yan sa 4,500 and 6,000.
Total sales value ni ABA ay ABA 90,000. Ni EB 105,000. Doon, tukulin natin total. 195,000 pesos. Divided by 195,000. Times, ano yung i-allocate natin? Yung 1,500 na joint advertising cost. 90 over 195 times 1,500 equals 692.31. 105 over 195 times 1,500 equals 807.69. Ganun na, no? Okay, yan na yun, ha? Ito yung mga final answers natin dyan. Dali lang, no? Procedural lang kasi gagawin natin, eh. Okay. Solve na tayo dyan, no? Kay BL Company. Next problem. First problem natin, market value saka output method. Dito, ganun pa rin naman yan. Market value method pa rin naman yan. Sales value split. Nilagay lang natin ng NRB method. Okay. Okay. Solve na natin. The company produces three products from the same process and incurs joint production costs of 3,000. Given, no, yung tatlong products natin, mat, nut, and cut, gallons, 2, 3, 1, 1, and 500. Given the sales price per gallon at split up, disposal cost per gallon at split up, powder processing cost. Ito na, no, kaninang sinasabi natin ng disposal cost, no, o given na yan, no, kaya mag-iiba na yung NRB dyan. Diba? Kung hindi given yan, ng NRB natin, eto, yung final sales price per gallon less powder processing cost. Yun ang tiyatawag natin na hypothetical market value. Eh dahil given yan, ang NRB natin eto. Yung sales value split up less disposal cost at split up. Okay. Sige, no? Subdan natin. Disposal cost for the products if they are processed further. Ito yun. Kung processed further. Yung final na, no? Yung final. Okay. Ngayon, ganito, no? Panibago itong tutusin, eh. Panibago ito sa tingin natin. Kasi ang mga nakita lang natin kanina, itong part of processing cost. Ang hypothetical market value ay ito. Hypothetical market value ay final sales price less part of processing cost. Ngayon, ang sinasabing disposal cost dito, no? Ang sabi, if they are processed further. Dito na yun, pag binayta mo ng 7. Ano magiging ano yan, treatment? Ang hypothetical market value natin ay magbabago na ngayon. Hypothetical market value ay 7 less 1 less disposal cost a process further na 3 pesos. Ganun yung kay Matt. Kasi iniisip natin pag hypothetical market value, parang binabalik natin, no? Binabalik natin. O ina-assume natin kung magkano yung market value ng mga product na yan nung nag-split up point sila. Na assume magkakaroon lang ng break even. Kaya inaalis lang natin yung mga magiging additional cost. At ang additional cost, hindi lang yung natatapos na part of the processing cost. Kung sakali magkakaroon ng disposal cost, after part of the processing, ilis din natin yung para makompute natin yung hypothetical market value. So, pinaka-kompletong formula natin, no, para sa hypothetical market value equals final sales price, for example, kay Matt, 7 pesos, less 3 pesos na disposal cost after powder processing,
less further processing cost na 1 pesos equals 3 pesos. Ha? Yun ang hypothetical market value niya. Okay. Yun na. Okay, so next na tayo. Actually, logi nga si ano dito. Magkano yung 3 pesos, no? Ito, 3.25 lang eh. Kung sakali hindi nga ipa-further process, ang magiging net, no? Net revenue niya at split of point, ito yon 4.5 less 1.25. 3.25. Dito, magiging 3 pesos na lang. Di ba? Ayan, no? Pag process further niya, ang pinakakikitain yun lang kay Matt, no? Sa product na Matt, yung 7 less 3 less 1 equals 3 pesos. Pag binenta niya split of point, no, hindi niya na-pronounces further, 4.5 less 1.25, 3.25. Kaya dyan pumapasok yung isang topic sa relevant costing. Yung relevant costing niyo, sell as is or process further. Pag sinell as is mo at split of point, 3.25. Pag pronounces further, 3 pesos. No? Kaya bibenta mo na lang yan, split of point. O, ibang topic na yun, no? Labas na tayo dito. Ngayon, balik tayo sa requirement na problem. Ang sabi sa number one, what amount of joint processing cost allocated to the three products using sales value at split? O, ganito yun, no? Mat, nat, and cut. Okay, CMAT, 2,300. Sales value split off, kaya mamultiply lang natin siya sa sales price per gallon at split off, 4.5. Eh, not naman, no? 1,100 times 6 and 500 times 10. Two three times 4.5 equals 10,350. 1,100 times 6 equals 6,600. 500 times 10 equals 10,000. Magkano yung pinaka-total ng tatlong yan? 10,350 plus 6,600 plus 5,000 equals 21,950. So, isa-isayin natin yan. Multiply natin sa joint cost na 3,000 pesos. Yan. 10,350 over 21,950 times 3,000 equals 1,414.58. Hinat naman 6,600 divided by 21,950 times 3,000 equals 902.05. Pay cut, 5,000 divided by 21,950 times 3,000 equals 683.37. Okay na yan, ha? Yan yung sagot natin dyan. Ito yung mga final answer natin. Number 2. Amount of joint processing costs allocated to the three products using net realizable value at split off. Kahit nga hindi sabihin na net realizable value at split off dahil meron tayong disposal cost at split off. Ano na yun, no? Automatic na yun.
Paano ulit yan? NRV equals sales value at split of point less disposal cost at split of point, okay, equals NRV, no? Pinapitan natin sa tax kanina, no? Sa number 1, yung sales value split of na 10,350 kay MAT, kay NAT naman, okay, 6,600. And kay CAT ay 5,000. I-less na lang natin, no? Yung disposal cost at split of point. Magkano yung disposal cost at split of point? Iba palang competition to, no? 4.5, no? Ito, 4.5. 4.5 pesos, 10 pesos times 2,300 times 1,1 times 500. Okay. Magkano ng NRV natin ngayon, no? Kay MAT, 10,350 less less natin yung 4.5 times 2,300. Okay. Kumpitin yun na lang, no? Magkano yung pinaka-NRP at split of point ni MAT? 7,475. Same procedure na lang kay NAT and CAT. Kay NAT, 3,300. Kay CAT naman ay 1,000. So, ang total nila, no? Ang total nila ay 11,775. Multiply na natin sa 3,000, no? Na join cost. Okay, magkano na? 7,475 divided by 11,775 times 3,000 equals 1,904.46. Yung procedures na lang kay NAT and CAT, ito ang red 40.76. $254.78. Ano? Total pa rin naman ngayon, siyempre yung 3,000. Okay na. Ito yung mga final answer dyan, no? Actually, no, paulit-ulit na lang din ang gagawin natin dyan sa mga subsequent problem. Pero sige, tuloy-tuloy lang natin pag-solve. Basta alam na natin na may mga rule tayo dyan, no? Alam na natin yung mga rule na yan. Oh, join cost allocation na naman. Next problem. Ohio Chemical. Ohio Chemical manufactures two industrial chemicals in a joint process. In October, direct material costing 120,000 was processed at a cost of 300,000. You know, yung sinabing process at a cost of 300,000, iyon ang conversion cost natin, 300,000. Resulting in 16,000 pounds of Pentex and 4,000 pounds of Glaxco. Pentex sells for
35 pesos per pound, and Glaxo sells for 60 pesos per pound. Management generally processes each of these chemicals further in separable processes to produce more refined products. Pentex is processed separately at a cost of 7.5 per pound. With the resulting product, Pentex are selling for 45 pesos per pound. Glaxo is processed separately at a cost of 10 pesos per pound. At the resulting and the resulting product, Glaxo are sells for 100 pesos per pound. Number one, madali lang itong question na ito, no? Kukumpitin lang natin yung total joint production cost. Yan, no? Total joint production cost. Okay. O, total joint cost equals yun na yun, no? Yung 120,000 na direct materials. Add na lang natin yung 300,000 pesos equals 420,000. Yun yung sagot, ha? Solve na tayo dito, no? Number one, 420,000. Number two, assuming the total joint production cost amounted to 500,000, no? So, ibig sabihin, ilabas na natin yung 420,000 na wala na kinalaman yun dito. Independent na yan. Allocate this cost by using by using the physical output method. Ano yung physical output method natin dyan ngayon? Okay, so sino yung mga products? Pentex and Glaxo lang naman, no? Pentex and Glaxo. Pentex, ilang units yan? 16,000. Glaxo ay 4,000. Total 20,000. Magkano yung i-allocate, no? 500,000. dito. And 100,000 dyan. 400 and 100. Yan yung sagot, eh. Okay, next. Sabi na tayo, no? The relative sales value method. I-multiply lang natin sa relative sales value method, no? Kaya i-multiply natin sa selling price natin at split the point. 35. Okay. Sixteen thousand times thirty-five equals five hundred sixty thousand. 4,000 times 60 equals 240,000. O yan, no? Siyempre, pareho natin di-divide sa total ng dalawang yan. Ang total ng 560 sa 240 ay 800,000. Yun na, no? I-multiply nyo na lang sa joint cost na 500,000. 560 over 800 times 500,000 equals 350,000.
240 over 800,000 times 500,000 equals 150,000. Kita tayo dyan, ha? Okay. So, sa sino tayo? So, as sino? NRB method. Ngayon, yung NRB method na yan, ang tanong ulit natin, unang-una mong hanapin pag NRB method, yung disposal cost at split of point. It's a problem. Wala akong may kitang disposal cost at split of point dyan, eh. Ang may kitang mo lang dyan, additional processing cost. Kaya ang gagawin nyo, no, pag NRB method, hanapin natin yung hypothetical market value, ha? Yung hypothetical market value. Okay? Example, no, ang hypothetical market value ni Pentex, Pentex R na nga, eh. Pentex R, ha? Gagamitin mo na yung final sales value, 16,000 units times ang hypothetical market value niya ay eto, no, yung Pentex R selling for 45 pesos, di ba? Eto yun, 45 pesos. Ilis natin yung additional processing cost niya na 7.5. Kaya yung hypothetical market value niya ay 600,000. Si Glaxco R 4,000 units, okay, 4,000 units, multiply natin sa hypothetical market value niya per unit, 100 per pound na daw siya. List natin sa 10 pesos per pound na additional processing cost. Okay, 4,000 times 90 equals 360,000. In total, 960,000. Okay, divide natin pareho sa 960. 600 over 960. I-multiply pa natin sa joint cost na 500,000. Ganun na lang din ang gagawin natin sa isa pa. Kaya ang sagot ay 3,127,500. Sabi na tayo dyan. Okay. Okay, class. Ganito na lang, no, yung Higgins Corporation, no. Medyo na uumay na ako sa ano kasi paulit-ulit lang naman ng mga procedure dyan. Sabihin ko na lang muna yung sagot, no, i-try nyo. Ngayon, kung meron kayong problema pa dito sa pag sa solution niya, sige, isasend kayong solution. Sa ngayon, bigay ko muna yung final answer, ha? Para kayo naman na mag-train dito. Pag ulit na lang yan, no, na-discuss ko na lahat ng cost of joint products. Okay, yung A, compute the total joint cost to be allocated to Flex, Cra, and Hydro. Ang sagot dyan ay 1,200,000. Yan ang sagot siya na. Sabi naman, compute the joint cost that would be allocated to Plexcra using the physical units method. 300,000 ang sagot siya na. 300,000. Okay. So, sa C naman tayo. Compute the joint cost that would be allocated to Hydro. Okay, Hydro tayo. By using the relative sales value method, ang sagot dyan, 960,000. And D, assume that Hydro can be converted into a more refined product, Hydro A, in a totally separable process at an additional cost of 4 pesos per gallon.
Hydro R can be sold in the marketplace for 26 pesos per gallon. Number one, compute the NRV for Hydro. Ang NRV ni Hydro ay eto, no? 2,640,000. Explain nyo mo lang yung solve ba? Huwag yung munang basta-basta yung isang solution na ito, no? Madali lang yan. Actually, dapat alamin nyo na lang yan, no? And number two, if Higgins allocated 800,000 of joint cost to Hydro R and sold 90% of the production completed, determine the cost of remaining Hydro R that would be transferred to the company's month-end balance sheet as finished goods inventory. Okay, sagot nyo mo lang 28,000 pesos. Yun eh, no? Iwanan na natin yun yung products na yan. Iwanan natin. Discuss ko na yung by-products. Okay. Sige, tingnan nyo muna yun. Ano. Okay, ito, tapos natin daw, no? Saglit lang naman itong byproducts na to. Alam na natin yung definition ng byproduct na yan. Okay. Nagkaroon tayo ng joint process, no? Incidental na lang yung pagkaka-produce natin ng byproducts na, no? Ano lang, no? Hindi siya yung main purpose natin kaya tayo nagkaroon ng joint products. Okay, nagkataon lang, nadagdag lang, no? Hindi lang yung kanina siya sabi natin ng mga isaw, helmet, Adidas, Betamax. Kahit naman nagputol tayo ng ano, ng puno ng nyug, no? Ano yung mga byproduct diyan? Ano yung mga joint product? Siyempre, number one, yung joint product talaga diyan, yung ano eh. Yung lumber mismo, no? Yung kahoy. Okay. O yung prutas, sabihin natin, joint product 'yan. Eh, ang mga byproduct doon, siyempre, ayan, yung kusot, 'di ba? Yung ting-ting. Oh, minsan nagkakaroon pa ng ubod dyan. No? Basta, alam na natin no, yung definition ng byproduct. Ngayon, ano may naging accounting for byproduct natin? So, byproduct, no? Sabi byproducts like joint or main products are produced from the same raw materials and or common manufacturing process. Joint costs are not directly traceable to either main products or byproducts. Tama naman yun. Since byproducts are generally of secondary, you know, secondary importance in production, cost allocation methods differ from those used for joint products. Okay, yan o, yung masinabi ko kanina. Ano ko na lang, i-summarize ko na lang yun, yung masinabi dyan. Okay, so sa byproducts kasi, dalawa lang ano natin dito, no? Dalawa lang pwede mangyari kay byproduct na yan. Diba? Nag-split up. May lumitaw na byproduct. Ang treatment dyan, number one, no joint cost is no joint cost is allocated, no? To the byproduct. Next is feed joint cost. Okay, so no joint cost is to be allocated to the byproduct, and number two, with joint cost to be allocated not to the byproducts. Ngayon, nasabi ko kanina, yung no joint cost to be allocated to the byproduct, ito yung general rule natin. Totoo naman yan. But no joint cost to be allocated to the byproduct, dalawa lang din ang gagawin natin dito. Okay, unahin natin. Siyempre,
By-product yan. Kaya mo nang sabing by-product. May lumit naman ng product dito. Kaya lang hindi ganun kataas ang value. Ang tanong, anong gagawin mo sa magiging sales value niyan? Nung lumitaw yung by-product. Ganito, yan o. Yung sales value ng by-product na yan. Okay. Wala. Walang joint cost na i-allocate. Ko-consider natin. Okay. Sales value of by-product is considered, no? As an income, no? Income. Okay? Sabi dyan. Pwede siyang yung sales value, ano yung magiging sales value natin o revenue natin from the sales of by-product. Pwede natin siyang i-consider as an additional revenue. Okay? Pwede rin siyang gawing other income. Pwede rin natin siyang gawing deduction, no? From cost of goods sold. Yan ang pwedeng i-treatment natin. Dahil wala naman tayong i-allocate na joint cost, eh, ang tanong, anong gagawin sa mga pagbebentaan dyan? Pwede mong idagdag na lang sa sales natin. Pwede i-gawing other income. Pwede yung deduction sa cost of goods sold. Okay. O, ngayon, ano pa, no? So, sales volume of by-product is considered as an income. Ngayon, pwede rin siyang gawing sales value of the by-product is a deduction, no? From the total joint cost. Okay, pag ginawa mo siyang deduction, ito ang tinatawag natin na cost reduction method. Iba yan ha, kanina additional revenue, additional income, deduction from cost of goods sold. Ito, sa joint cost mismo i-list, no? Yun ang gagawin natin dyan. With joint cost to be allocated to the byproduct, dalawang pwede ipagpiliin dyan. Number one, yung tinatawag natin na kasi no, mag-allocate tayo ngayon. Mag-allocate tayo ng joint cost. Ang tanong, paano ka mag-allocate? Pwede ka mamili dito, no? Replacement cost method. Kasi replacement cost method, i-base natin, kasi tanong, no? Magkaling magiging cost niyan? Mag-allocate ka ng cost eh. Magkano nga? Sa replacement cost method, i-base natin yan sa current purchase price na o current market value ng byproduct na yan. Okay. O for example, may lumitaw na isaw, di ba? Yung isaw natin, magkano mo mabibili sa labas yan? Yan ang magiging allocation natin sa isaw na yan. No, isang kilo ng kusot na kuha natin sa pagputol ng nyug na to, magkano mabibili sa labas yan? Yan ang magiging joint cost allocation natin doon, no? Yan na. Yung sa pa, no? May tiyatawag tayong market value. Market value or reversal cost method. Yung reversal cost method, kaya tinag na reversal cost method niya kasi pabaliktad eh. Pabaliktad yung magiging procedure natin. Ha? Paano pabaliktad? Ganito yon. Sa problem, tanong no, magkaling i-allocate natin sa byproducts. For example, sa byproduct, ang ibibigay ng problem, selling price. Sabihin natin, oh, selling price ng byproduct na yung 100. Okay. Siyempre, selling price, no? Tapos isa pa, ang ibibigay dyan, yung mismong profit, na? Yung profit ng byproduct. Sabihin niyan, no, yung normal profit. O pwede sabihin natin normal markup, etc. Yan. So may meron profit na 20 pesos. Ngayon, pabalik ka lang gagawin, no?
I-squeeze amount natin yung total cost. Based dyan, ang magiging total cost niya ay siyempre, 80 pesos, no? 80 pesos. Okay, alam naman natin, ang total cost ang composition niya yung allocated drawing cost and additional processing cost. Okay. Sabihin natin, meron lang disposal cost. Dagdag na lang natin. Ang inaalam natin dyan sa reversal cost method, eh magkano to? Diba? Kasabihin naman ng problem na, for example, ang total cost ay 80 pesos. 80 pesos yan. Okay? 80 pesos. 80 pesos na yan, meron tayong additional processing cost na 20. Disposal cost na 10. So, ibig sabihin, eto, no? Eh, pwede natin compute-in na lang, i-work back. At ang makukuha natin dyan ay 50 pesos. Yun ang tinatawag natin na reversal cost method. Okay na? Reversal cost method yan. Okay, so, sige, no? Solve na lang natin itong ilang problem dito. Number one, unknown company. Unknown company provided the following data for the month of January. The total joint cost of producing 2,000 pounds of product A, 1,000 pounds of product B, and 1,000 pounds of product C is 7,500. Selling price per pound of the three products are 15 pesos for product A, 10 pesos for B, and 5 pesos for C. The joint cost is allocated using the sales value method. Number one, compute the unit cost. Okay, compute the unit cost of product A. If all three products are main products, na wala tayong inasum na by product dyan. So, ulitin na naman natin yung procedure natin kanina. Ano yun? Diba? Ito yung products natin. Si A. Okay. Ito na. Joint cost is allocated using the sales value method. Pagsalit naman ng problem natin, sales value method tayo, no? Relative sales value at split of point. 2,000 times selling price, 15. Okay. Product B, 1,000 times 10. Kasi naman, okay, 1,000 times 5. $30,000, $10,000, $5,000. Total nila $45,000. So isa-isahin natin, ha? Divided by 45,000 times joint cost na 7,500. $30,000 over $45,000 times 7.5 equals 5,000. 10,000 over $45,000 times 7,500 equals 1,667. Ito 833. Ang tanong unit cost. Pag unit cost, siyempre, didivide pa natin sa number of units. 2,000. 1,000 and 1,000. Kaya sagot natin dyan ay 2.5, 1.67, 0.83. Yun ang number one. Hey, number two. Compute the unit cost of product A. Actually, ang tanong lang naman dyan, A, kaya itong sagot, no? Yung 2.5. For discussion purposes, nansinod natin lahat. Number two, compute the unit cost of product A. If products A and B are main products and C is a
are main products. And product C is a byproduct for which the cost reduction method is used. Cost reduction method. Paano yung cost reduction method? Ang cost reduction method, ang gagawin niyo muna ay total joint cost, no? Ang gagawin, joint cost natin ay 75. Ililess na natin yung sales value, no? Yung sales value. Of the joint product, no? See. Actually, dapat NRB na eh, NRB, no? Kung sakali na mayroong disposal cost yung byproduct, no? Yun ang ililist natin. $10,000. Okay. Okay. So, net joint cost. Ito yung joint cost to be allocated to the joint product. No? Yan, 2.5. Ngayon, no? Relative sales value method pa rin tayo dito. Kaya lang, matitira si A and B na lang. Ayan. Divide na natin sa 40,000 times and magta 75, no? Siyempre 2.5 na lang. $30/$40 times 2.5 equals 1,875. $10/$40 times 2.5 equals 625. Unit cost, i-divide na lang sa number of units. 0.9375. 0.625. Okay. Okay. CA lang naman ang tanong dito. Yan ang pinaka-i-highlight natin. Solve na tayo. No? Cost reduction method. Ayan ang cost reduction method. Niles muna sa cost. Ang NRB of the byproduct. Tapos yung net joint cost after deducting the NRB of the joint product, no? Yan ang i-allocate na lang natin to the joint products. Next problem. Madali lang naman yan, no? Yung byproduct. Next problem. May mga rule lang talaga tayong tatandaan dyan. A manufacturing company makes three products. A and B are considered main products and C byproduct. Production and sales for the year were 220,000 pounds of A, saleable at 6 pesos, 180,000 pounds of B, saleable at 3, 50,000 pounds of C, saleable at 0.9. Production cost for the year, joint cost 276,600. Cost after separation, product A, 320,000, product B, 190,000, product C, 6,900. Required. Using the byproduct revenue as a cost reduction and net realizable value method of assigning joint cost, compute unit cost if C is a byproduct of the process and B if C is a byproduct of B. Pansinin nyo, no? Yung difference sa ano? Sa ginawa kanina. Yung A, nagawa na natin yan. Yung B, bago yan, no? Ginawa siyang byproduct ng isa sa mga main product natin. Ang gagawin doon? Sige, solve natin. Number one, no? So, number one tayo. Okay. Ito. Production method tayo. Kaya same procedure tayo sa kanina. Ang gagawin lang natin dyan. Kunin natin yung total joint cost ulit. Magkano yung total joint cost? Diba? Yung 276,600. Ilis lang natin. Yung NRB, no? Yung NRB of the byproduct. See? Anong NRB niya? Yung NRB nito yung sales value niya, di ba? Ito, 50,000 times 0.9 nilis lang natin yung 69
Okay. Pero total amount natin dyan ay 30,100. Net claim cost 238,500. Okay, o ngayon, yung next step natin. Paano magiging allocation method natin, no? Using the byproduct revenue as a cost reduction and NRB method of assigning joint cost. Assigning joint cost, NRB method. Compitin natin yung NRB, no? Yung NRB, dahil wala naman tayong mga disposal cost at split to point, balik pa rin tayo sa hypothetical market value nila. Sini mga product natin na si A and B. Okay, so si A, 180,000, no? 100? Or 220,000? Okay, 220,000 times 6. Yung magiging resulting amount niya, no? Final sales value na final sales value. Okay, final sales value. 220,000 times 6. Okay, and i-less natin yung 320,000. Ang NRB neto ni A ay 1 million. B naman, 180,000 times 3, i-less natin yung 190,000 equals 350,000. Divide natin pareho no? Sa 1.35 million. I-multiply. Ha? I-multiply na 238,500. 1 million over 1.35 million times 238,500. Equals 176,667. AP naman 350,000 over 1.35 million times 238,500 equals 61,833. Ang tanong, no? Unit cost, so i-divide pa natin yan sa 220,000 sa 180,000. Final answer ay okay, ganito no, bantayan nyo rin to. Actually, may kulang pa sa procedure natin. Ang tanong, ang kinupit natin na 176,667 861,833 and 1,000 allocated joint cost pa lang. Okay. Kailangan kasi na i-add pa natin yung additional processing cost. Yan. Yung additional, kasi ang tanong unit cost eh, hindi naman sinabag unit joint cost. Kaya i-add pa natin yung 320,000. 320,000 doon lang i-divide no sa 220,000. Dito rin sa baba
unit cost neto, no? Ang pinaka-unit cost ay 2.26. And 1.40. Yan na, no? Bantayan nyo lang yung tungkol doon, ha? Bantayan nyo lang. Ingatan lang natin yung sayang din. Yung points natin dyan, unit cost. Ibig sabihin, dapat total na siya nun ni allocated joint kasi yung additional processing cost. Okay na, no? Solve na tayo sa letter A. Doon na tayo sa B ngayon. Requirement B natin. Okay? So, ganitong gagawin natin. Sa B, if C is a byproduct of B, ibig sabihin, huwag mong gagawin ulit yung procedure na ganito. Kasi pag ganyan ginawa mo, edi parang sinabi mo na rin na byproduct ng A and B yan. So, ang gagawin natin, diretso tayo sa computation ng NRB, no? Yung NRB ni NRB of A and NRB of B. Ano yun? Okay. So, si A, kinupitan natin sa task kanina. Ito yung NRB niya. Ayan ang NRB. Yung kay B, yung 350,000, yan yung ngayon, naalisin yung NRB ni C, no? Yung NRB ni C kanina na nasa taas kinumpitan natin na 38,100. Okay. Bali yung maging NRB ni B, di ba? Yung NRB ni B, okay. So, ay hindi, no? Hindi less to, ah. Pag nilis mo, mali yun, no? Kasi dalawa yun, eh. Yung magiging share niya sa joint cost, ito, kinukupit natin yung mga NRB na yan para makupit natin yung magiging share niya sa joint cost, di ba? Yung magiging, parang magiging fraction natin. So, yung magiging share niya ay yung share ni B and share ni C. Kaya natin i-add yung NRB ni C. 388,100, no? 388,100. Okay. Matter niya, no? I-divide na natin sa 1,388,100 times sa gross na joint cost, 276,600. So, ang share niya ay 1,996,265, no? 1,99,265. Ito naman ay 77,335. Yan, no? Yan ang allocated, no? Allocated joint cost. Ngayon, no? I-add lang natin yung additional processing cost. Yung additional processing cost ulit. Yun, yung 320. Okay, 330,000. Tapos kay B. Ang kay B, no? Ang kay B, ganito, no? Ang kay B kasi, yan lalabas yung pagiging cost reduction method natin, no? Yung cost reduction method natin. Kaya lang, kay B lang, no? Kay B. So, yung kaninang 190,000, no? Yung 190,000. Okay? I-less natin dyan yung NRB ni C. Okay na, no? Ganyan, direkta yan, ha? Direkta ang i-less dyan. So, ngayon, yan ang magiging total cost nila. So, i-divide na natin sa number of units. So, 20,000 and 180,000. Ano ngayon, no? 2.36 ay A and 1.27 ay B.
ng kasya. Ayan o. 9.87. Okay na. So, ngayon, ngayon na, itong illustration 3, kayo na ulit ang bahala dyan, na? Alamin nyo na lang ulit, no? Yung solution yan, pare-pareho na lang din ulit ng mga ng procedure yan. So, sabihin ko na lang ulit ng mga sagot dyan. In number 1, determine the NRV of the byproduct, okay? Byproduct, 2,000 pesos yan, 2,000. Number 2, determine the joint cost allocated to each joint product, okay? 150,000 to a 50,000 yung allocation na dyan na. The unit cost of each joint product, unit cost yung kay A ay 0.25, okay, 0.25 basta ko dyan. B naman ay 0.4. Determine the gross profit for April, asa ko dyan ay 165,000.